aming channel. I'm Mami Iki, and for today's video, i-share ko sa inyo ang experience ko sa aking medical sa St. Luke's Ermita. So, dumating kami doon ng mga 4:45 AM, and then may mga tao nang naghihintay din doon. Okay lang naman, organized naman sila kasi meron namang mga guard na mag-a-assist sa inyo. Mga 5:30, nagbigay na sila ng number na may kasamang COVID survey. So, after nyong sagutan yon, maghihintay kayo ulit. And then, mga 5:45, dadating na yung mga employee na pupunta sa labas. And then, magche-check sila ng mga dala nyo na documents. So, yung number ko pala that time is number 11. So, after dumating ng mga employee sa labas, bale, dalawa sila, i-check nila agad yung mga documents nyo bago nila kayo papasukin. So, wag na wag nyo kakalimutan, ito kasi yung hinanap sa akin eh. 4x2 photos na merong complete name sa likod, and then yung letter nyo na galing sa embassy na pwede na kayong magpa-medical dahil meron na kayong interview date. So, dalawang copy nun, and then dalawang copy ng confirmation ng inyong schedule sa St. Luke's. Dapat, yung schedule nyo, meron siyang barcode or logo ng St. Luke's. Kasi kung wala yon, hindi talaga kayo papapasukin. And then, after that, dapat meron din kayong photocopy ng bio page ng inyong passport. Dapat naka-photocopy siya sa short coupon bond. And then, kailangan nyo ring dalhin yung inyong passport na original kasi titignan din nila yon. So, after nilang ma-check, papapasukin na nila kayo sa loob. Nakapasok ako mga 6 AM na. And then after that, may mga upuan doon na mga one seat apart ganyan kasi nga dahil sa COVID. And then, yung isang guard may ibibigay sa inyong parang paper or laminated paper na naka-indicate na parang i-consent nyo yung mga gagawin sa inyo, physical, mga x-ray, ganyan. So, after nyong basahin yon, isa-isa na nila kayong tatawagin dun sa isang room na parang kukunan kayo ng photo dun eh. So, dapat wala kayong hikaw, ganyan, tapos minimal lang yung smile nyo, ganun. Parang sa lang din, visa na photo yung kukunin. So, after nila kayong kunin ng picture, maghihintay na naman kayo. And then, mag-forward na kayo sa may harapan. Dun sa harapan, parang dun yung releasing papers eh. Pero doon, interviewin na rin kayo. Interviewin kayo dun sa sinend nyo na schedule, kung tama yung address, yung name nyo. Tapos titignan din nila yung papers na chinek kanina sa labas. After nun, meron silang ibibigay sa inyong paper kasi ang alam ko ngayon, kailangan mo pang magpa-swab test bago ka makapunta na ng US. Yun kasi yung sinabi sa amin. So, bibigyan kayo ng paper na priority kayo sa St. Luke's BGC para sa swab test. Kasi 3 days before ng flight nyo, dapat meron na kayong result para makapunta kayo abroad. So, after nun, binigyan na nila ako ng paper ng mga parang dapat kong gawin, nakalista doon. And then, sinabi na sa akin na pumunta ako sa cashier para magbayad kasi hindi pa ako nagbayad online. Pero, pwede naman kayong magbayad online kung gusto nyo para hindi na kayo pumunta sa cashier. Pero, sa case ko, since maaga ako, number 11, wala namang masyadong pila sa may sa cashier. Pagpunta ko doon, isa lang yung tao, tapos next na ako. So, after kong magbayad, ininstrakan na naman ako na magpa-x-ray na daw. So, nung magpapa-x-ray na, meron lang akong fill-upan doon, and then, umupo lang ako, pagkatapos, tinawag na yung name ko. Pagpasok ko doon, sarili mo nang maglalagay nung lab gown mo. So, meron silang dressing room doon, tapos tatanggalin yung damit nyo, yung bra nyo, tapos dapat wala kayong necklace. And then, after that, tatawagin na kayo sa loob ng pang x-ray, ganyan, para kunin na yung x-ray ng lungs nyo. After nun, i-instrakan na naman kayo kung saan kayo pupunta. Sa case ko, pinapunta na ako kaagad sa laboratory. So, pagpunta ko sa laboratory test, tinanong ako kung kailan yung last na ihi ko. At dahil nga maihiin ako, 30 minutes ago, umihi na ako. Kaya sabi nila, kailangan ko munang mag-antay ng 30 minutes na naman. So, bali 1 hour yon bago makapagpasa ng aking
ihi. So, ang unang ginawa na lang is kinuhanan ako ng blood. And then, after nun, sabi nila, akyat ako for visual and BP, mga ganyan, mga vitals na. So, pumunta muna ako doon. Unang ginawa sa akin, ay, hindi muna. Dapat ipasa muna yung papel and then tatawagin kayo. So, tinawag na ako, kinuha yung weight ko, and then after that, kinuha yung BP ko via manual na BP, hindi siya yung automatic. And then, yung heart rate. Medyo nagka-problema sa heart rate ko kasi nga, medyo nininerbios, ganyan. So, mataas yung heart rate ko. Pero, check naman nila ulit, naging irregular naman. So, pinakontinue na nila ako sa pagkuha ng height. And then, chinek yung visuals ko. Eh, since malabo ang mata ko, wala akong makita kahit ano. Kaya yung lalaki, pumunta na lang doon at nagganyan-ganyan kung ilan yung nakikita kong daliri niya. Pagkatapos noon, pinasot ulit sa akin yung salamin ko. Tapos, pinabasa-basa na yung mga letter E, ganyan. Tapos, after noon, pinadiretso na niya ako ulit para dun sa laboratory sa ihi ko. So, maaga pa noon eh, mga 8. Eh, babalik kasi dapat ako doon mga 8:16. So, nandun lang ako, naghihintay, patay oras, chat-chat, ganyan. And then, nung oras na para pag-ihi ko, binigyan na nila ako ng parang maliit na bote na merong line yun eh, na black. So, dapat, huwag kang magkukulang and huwag mo rin pupunuin. Pwede kang mag-exceed, pero konti lang. So, merong CR doon na pang babae. Dalawang cubicle siya, so dun kayo iihi, and then after nun, ibibigay nyo na dun sa babae. Pagkatapos nun, dumiretso na ako sa taas ulit kung saan kinuha yung mga vital signs ko, kasi doon din ang physical examination. Yun na yung iti-check kayo ng doktor kung physically fit ba kayo. So, nagantay ulit ako nun kasi medyo matagal eh. Medyo marami rin silang tinatanong sa inyo. So, pinasa na yung papers ko, and then after mga ilang minutes, tinawag na rin ako. So guys, andun na nga tayo sa part na i-check na tayo ng doktor. So pagpasok ko doon, ang unang ginawa namin is in-interview ako ng doktor about dun sa questionnaires na sinagutan ko kanina kasi may binigay sa akin na papel, tapos may mga tanong doon kung kailan yung last na mens ko, kung meron ba akong allergies, ganyan. So dino-double check niya lang kung tama yung in-answeran ko doon, tapos dun sa isasagot ko sa kanya. And then after that, pinapunta na niya ako sa gilid, tapos sabi niya maghubad na daw. And then, wag nang hubarin ang panty at bra. Kasi okay lang naman na nakaganon lang kayo. And then, titignan-tignan lang niya. Hindi na niya ako hinawakan eh. Siguro dahil na rin sa COVID. So, chinek niya lang yung likod ko, kung meron ba akong scars, tapos kung meron akong balat, ganyan. And then, after nun, pinatanggal niya sa akin yung aking face mask, pero meron akong face shield para makita kung ako nga talaga yung nasa passport ko. And then, after that, sabi niya sa akin, pumunta na ako sa US counter kasi dun ko na daw ibibigay yung papel ko. So, pagpunta ko dun, ibibigay na yung paper dun kasi parang medyo last na yun eh. And then, after that, sabi sa akin ng babae na magkain nga daw muna, kumain muna kasi ano, parang maghihintay na lang daw ng result ng aking mga test. So, natapos ako dun, mga ano na, 9:30 na. And then, sabi niya sa akin, balik na lang daw ako ng mga 10:30 para sa aking result. So, after noon, punta muna ako sa hotel, kumain ng kaunti, and then, bumalik ulit ng 10:30. Pagbalik ko doon, binigay ulit sa akin yung papers ko, and then, sabi lang sa akin, pumunta sa ground floor, and then, pumunta sa counter, letter G, and then, dun na ilalagay ang aking papel. After daw noon, pumunta sa second floor, and maghintay na for vaccination. So, pagpunta ko sa taas para sa vaccine, ganyan, sobrang tagal. As in, napakatagal. Nandun na ako ng mga, sabihin mo na, 10:30 kasi kinuha ko yung papel ko, no? Mga 10:40, nakaupo na ako doon. And then, natawag ako, ano na, alas 2. Diyos ko, kita nyo ba yun kung ilang oras yung pagitan noon? Parang mas matagal pa yung paghihintay ko ng result ko kaysa dun sa lahat ng process ko nung umaga.
So, ayun, nung mga alas dos na, tinawag na yung name ko, and then pumasok na ako doon, and then yung mag-i-inject, tinanong ulit ako tungkol sa mga vaccines ko, tapos sinabi ko sa kanya, yun nga, in-injectan ako ng anti-tetanus last year, kasi nga, diba, yung nagbuntis ako kay Konami, pero sabi niya, okay lang daw yun, kasi iba naman daw yung i-inject nila na parang anti-tetanus. So, ang in-inject sa akin, dalawa dito, and isa dito. After noon, sabi nila sa akin, pumunta na daw ako sa ground floor kasi doon ko nakukunin yung mismong result ko. So, mga 2:05, nandun ako sa baba, naghihintay, hindi pa rin ako kumakain, napaka, ano ko na, nahihilo, ganyan, gutom, tas yung dede ko matigas na rin kasi nagpapasuso ako eh, so kailangan ko ng mag-pump. So, naghintay ako ulit doon, mga isang oras na naman bago ko nakuha yung result ko. And then, after nun, binigay lang yung papel. Wala nang binigay na brown envelope eh, kasi daw parang electronically na isi-send yung result nyo sa US Embassy. And isa pang napansin ko, parang mas mabilis makuha ng mga boys yung kanilang result kaysa sa mga babae. Kasi yung mga lalaki na behind sa akin, kuwari ako 11, di ba? Yung lalaking number 12, mas nauna pa niyang nakuha yung ano niya eh, result niya kaysa sa akin. So, ayun, feeling ko pag babae siguro mas marami kasing test pag sa babae, kaya mas matagal makuha yung result. So, after noon, natapos ako ng ano na, alas 3. So, kung kayo guys, advice ko lang talaga kung gusto nyo matapos ng isang araw yung medical nyo, pumunta kayo ng maaga. Kasi, kung medyo late na kayo, the next day nyo pa makukuha yung result nyo. Isa rin yun, kaya ang tagal kong naghintay ng result kasi yung mga from the day before, nung araw ng ano ko, medical ko, dun pa lang nila kinukuha yung result nila and vaccinations. Kaya yun din yung isang reason kung bakit matagal. So, ayun guys, kung meron man akong nakalimutan, ganyan, nabanggitin, or kung meron man kayong tanong, mag-comment lang kayo sa comment section, and then kung nakatulong sa inyo yung video ko, pwede naman pa, like naman dyan, and mag-subscribe na rin kayo sa channel namin para updated kayo sa mga videos namin, kasi baka gagawa rin ako nung sa CRBA ng anak ko, yung sa passport niya, and dun sa magiging interview ko in the future, kung ano yung experience ko din doon, i-share ko sa inyo. So, ayun guys, yun lang. Salamat sa panonood, sa uulitin!